Eric Clapton at George Harrison, dalawa sa pinakamaimpluensyang gitarista at musikero ng rock and roll era. Parehong nakamit ang tagumpay noong dekada 60. Si Eric bilang soloista at si George naman bilang bahagi ng pinakamalaking banda sa kasaysayan na The Beatles. May kanya-kanyamang mga karera, ibukas nga pa rin sa publiko ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Madalas silang magsama sa isang entablado at nagtutulungan din sa pagsusulat ng mga kanta. Pero bukod sa musika, may parehong taste din pala ang dalawa pagdating sa babae. Itong sina Eric at George lang naman kasi ay parehong inasawa ang napakagandang babae na ito na may pangalang Patricia Boyd o mas kilala sa tawag na Patty Boyd. Isa sa mga pinakapopular na modelo noong dekada 60 at siyang itinuturing na inspirasyon sa mga all-time hits na kagaya ng Something. Layla. I'm begging, don't please. All I want you is my hope. At Wonderful Tonight. You look wonderful. Paano nga ba niya napaibig ang dalawang legends na ito? At saan nga ba humantong ang kanilang komplikadong kwento? Pwede na ating aalamin ngayon sa Mark Chance TV. Pero bago tayo magsimula ay sana nakasubscribe ka na sa ating munting channel at pakiclick na rin ang notification bell para naman di ka mahuli sa mas marami pang videos na katulad neto. Let's start! How did I get to meet him? No, but how did, right, how did you meet him? No, how did you decide? We shared the same wife. That's a good beginning. Ang lahat ay nagsimula noong 1964, ang mga taon na kung saan pinaghaharian pa ng The Beatles ang mundo ng musika. Isinushoot nga nila that time ang kanilang debut movie na pinamagatang A Hard Day's Night. At isa nga sa mga nagkaroon ng role dito ay ang nooy supermodel at 20 anyos pa lamang na si Patty Boyd. Agad ngang nahumaling sa kanya ang lead guitarist ng banda na si George Harrison. Kaya naman't matapos ang kanilang shooting, dito na niya inalok si Patty para sa isang date. Ngunit tumanggi nga ang dalaga sapagkat sa mga panahon na ito ay karelasyon pa niya ang photographer na si Eric Swain. Pero sa loob-loob nitong si Patty, ramdam nga niya ang labis na panghihinayang. Sobrang crush kasi niya si George at kahit sinong babae rin naman that time, talagang pinapangarap ang bawat miyembro ng The Beatles. Sila ay muling nagkita sa isinagawang movie premiere at sa pagkakataon nga na ito, isiniguro na ni Patty na siya ay single nang sa gayo hindi siya makatanggi kung muli man siyang alokin ni Harrison. Hindi nga siya nagkamali sapagkat talagang inalok siyang muli ng rockstar para sa isang date. Mula noon ay naging regular na ang pagkikita ng dalawa hanggang sa maihayag na sa publiko ang kanilang tunay na relasyon. Ang involvement ni Patty kay Harrison ay mas lalong nagpalakas sa kanyang sariling karera. Nagkaroon siya ng kaliwat kanang endorsements, TV commercials, at naging cover pa sa mga sikat na magazine sa Amerika. Ang relasyon ni Patty at Harrison ay inadmire ng napakaraming media outlets. Tinawag silang leading couples ng swinging London era at ayon pa sa isang famous author na si Barry Miles, itong si Patty daw ang most glamorous sa lahat ng mga naging girlfriends o asawa ng The Beatles. Gayunpaman ay hindi nga nakaiwas itong si Patty sa may init na mata ng mga female fans ng The Beatles. During that time kasi halos lahat ng babaeng fans nagiging bitter sa lahat ng mga nagiging nobya ng The Beatles. Madalas nilang siraan at kutyain si Patty dahil ano pang makapag-decide ito na itigil na muna ang kanyang karera. Nagtayo siya ng isang butik sa London Fashionable Chelsea Market at naging katuwangan niya dito ang kanyang kapatid na si Jenny. January 21, 1966, dito na tuluyang ikinasal sina George Harrison at Patty. Best man pa nga that time si Paul McCartney at makalipas lamang ang tatlong taon narilis na ng The Beatles ang balad na pinamagatang Something. Si Harrison nga mismo ang sumulat sa kantang ito at syempre inspired nga ito sa kanyang asawang si Patty. Something in the way she woos me. Sa mga time nga na ito sobrang close na ni Harrison sa kapwa-gitarista at nooy miyembro pa lamang ng bandang The Yardbirds na si Eric Clapton. Year 1964 pa lang inakikipag-collab na itong si Clapton sa The Beatles at silang dalawa nga ni Harrison ang nagkakasundo. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas lalong pinagtibay ng panahon na kung saan dinadalaw nga nila ang bahay ng bawat isa para lamang magsulat at mag-record ng kanta. Hindi alam ni Eric Clapton na sa paulit-ulit niyang pagdalaw sa bahay ni Harrison ay unti-unti na palang mahuhulog ang kanyang loob sa asawa nitong si Patty. Nagkaroon siya ng lihim na pagtingin kay Patty ngunit alam nga niya sa kanyang sarili na hindi ito tama. Kaya naman upang mabura si Patty sa kanyang puso, sinubukan nga niyang ligawan ang kapatid nitong si Paula Boyd. Ngunit hindi nga ito nag-work sapagkat kahit kasama niya si Paula,
si Patty nga pa rin ang kanyang iniisip. Mas lalo lamang tumindi ang pagmamahal niya kay Patty, to the point na gusto na niya itong makita palagi. Bukod sa mga pagdalaw, ipasimple din niyang binibigyan ng mga libreng ticket si Patty nang sagay ay pumunta ito sa kanyang mga isinasagawang concert. Sekreto din niya itong pinapadala ng mga love letters at nang ma-receive nga ito ni Patty, iinakala nga niya na mula ito sa mga weirdo niyang tagahanga. Sino ba naman kasi ang magpapadala ng love letter sa taong may asawa? Nang ma-realize ni Eric na hindi sapat ang mga love letters, sunod naman siyang nag-compose ng kanta. Ito ay pinamagatang Layla, isang kanta tungkol sa isang lalaki na umiibig sa babaeng hindi na available. Nais nga niya itong iparinig kay Patty sa pag-asang ma-appreciate siya neto at para na rin isiwalat ang kanyang tunay na nararamdaman. Pumayag naman si Patty at sila ay lihim na nagkita sa isang apartment na located sa Kensington. Habang pinapatugtog ni Eric ang kanta, inakatitig lamang siya sa mga mata ni Patty na parabang sinasamba niya ito. Doon na na-realize ni Patty na ang kanta ay tungkol pala sa kanya. Hindi man niya sabihin, ikalaunay inamin nga ni Patty na talagang na-inspired siya sa mga ginawa na ito ni Eric. Ngunit pinipigilan niya pa rin ang kanyang sarili sapagkat alam niya na hindi siya pwedeng mahulog kay Eric. Muling nagtagpo ang kanilang landas nang magkaroon ng isang pagtitipon sa bahay ng music producer na si Robert Stigwood. Dumalo kasi si Eric at isinama rin ni Harrison si Patty. Nang makahanap ng tiyempo ay dali-daling ang kinausap ni Eric si Patty. Nagtungo silang dalawa sa garden at do'y muling sinubukan ni Eric na ihayag ang kanyang pagmamahal para kay Patty. Ramdam kasi ni Eric na may feelings din si Patty para sa kanya at gusto niya itong makumpirma. Maya-maya'y naabutan nga silang dalawa ni Harrison at napatanong nga ito kung ano ang kanilang ginagawa. Ngunit bigla nga siyang sinagot ni Eric sa mga katagang, "I have to tell you, man, I'm in love with your wife." Tila desperado na nga itong si Eric at wala na nga siyang pakialam sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Kahit galit na, ikalmado nga pa rin kinausap ni Harrison si Patty at sinabing, "Well, are you going with him or coming with me?" Noong gabi na iyon ni mas pinili nga ni Patty si Harrison at iniwan si Eric ng walang pag-aalinlangan. Sa labis na pagkadismaya, inagpakalasing nga itong si Eric ng gusto. Matapos nun idumiretso na siya sa bahay ni Harrison upang formal na makipag-usap. Ngunit imbis na mag-usap, inauwi nga sa music jamming ang kanilang paghaharap. Bigla kasing binigyan ni Harrison ng gitara si Clapton na parabang hinahamon niya ito sa isang guitar duel. Nagkataon naman na nandoon ang kaibigan ni Harrison na si John Hurt at talagang nasaksihan nga niya ang makasaysayang kaganapan. Halos dalawang oras di umanong nagpasiklaban ang dalawa sa harap ni Patty na parabang pinaglalabanan nila ang pag-ibig nito. Although walang idiniklarang panalo, majority nga ng mga nakapanood sinabing mas nanaig talaga si Eric. Even when he was drunk, his guitar playing is unbeatable. Ika pa ni Patty sa kanyang autobiography na pinamagatang Wonderful Today. Nakuha man ni Eric ang paghanga ni Patty noong gabing iyon, still wala nga pa rin nagbago sa mga naging desisyon nito. Nanatili pa rin ito sa kanyang asawang si George hanggang sa tuluyan ang sumuko si Eric at hindi na magparamdam. Sa mga taon ng kanyang pananahimik, Unti-unti na pala siyang nalululong sa drogang heroin. Labis pala siyang na-depress kay Patty at ginawang solusyon ang droga upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Tumagal nga ito ng ilang taon at sa mga panahon din pala na ito, nagkakaroon na rin ng problema ang relasyon ni Patty at Harrison. Matapos kasing mabuwag ang The Beatles noong early 70s, ilumala na rin ng gusto ang cocaine addiction ni Harrison. Naapektuhan nito ang kanyang pag-uugali na siya namang araw-araw na nagpapahirap kay Patty. Dumagdag pa sa problema nilang mag-asawa ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Hirap kasing magbuntis si Patty at ayaw din naman ni Harrison na mag-adapt sila ng bata. Ngunit ang pinakasumira talaga sa kanilang relasyon ay ang pagkakaroon ni Harrison ng affair kay Maureen Starkey na asawa pa mismo ng kanyang kabanda na si Ringo Starr. Tuluyang iniwan ni Patty si Harrison noong 1974 at muling bumalik sa pagmumodelo. Sa parehong taon inirelease nga ni Harrison ang kantang So Sad bilang pangungulila sa pag-alis ni Patty. Sa mga time na ito, ituloy na rin nakarecover si Eric mula sa kanyang mga bisyo. Handa na siya para sa panibagong yugto ng kanyang buhay at gusto nga niya itong simulan kasama si Patty. Hindi pa rin pala nawawala ang kanyang pagmamahal kay Patty at mas lalo pa nga siyang nabuhayan nang malaman niya na hiwalay na ito kay Harrison. Muling sinuyo ni Eric itong si Patty at bunga ng matinding effort at creativity, mabilis nga niyang nakuha ang buong pagtitiwala ni Patty. Sila'y naging magkasintahan at do'y muling naramdaman ni Patty ang excitement na matagal na niyang hinahanap. Nakapagtala sila ng kaliwat kanang mga night outs at doon na nga nabuo ni Eric ang kantang Wonderful Tonight. Naisulat niya ito noong 1976 habang hinihintay si Patty para sa isang date.
Kahit hiwalay na ay hindi pa rin naman nawala ang komunikasyon ni Patty at Harrison. Katunayan nga niyan ang sagutin niya si Eric, iipinalam niya kaagad ito kay Harrison. Binati naman siya neto at sinabing, "Well, I'm glad you're going off with Eric instead of some idiot." Bale, ipinahihiwatig nga ni Harrison na mas mabuti nang napunta siya kay Eric kaysa naman sa ibang lalaki na loko-loko. Matapos ikasal si Harrison kay Olivia Trinidad noong 1978, isunod namang nagpakasal sina Eric at Patty noong year 1979. Dumalo pa nga mismo si Harrison sa kasal na ito at tinawag si Eric bilang kanyang husband-in-law. Ngunit ang happy ending na inaasahan ni Patty eh hindi rin pala mangyayari sa piling ni Eric. Katulad kasi ng kanyang naunang marriage, eh naging problema din para sa kanilang mag-asawa ang hindi nila pagkakaroon ng anak. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan kagaya na lamang ng mga vitro fertilization. Ngunit humahantong lang din ito sa paulit-ulit na miscarriages ni Patty. Although hindi na gumagamit ng heroin, eh naging alcoholic naman itong si Eric. Umuubos di umano ito ng 2 bottles of brandy araw-araw. At syempre kapag nalalasing, eh nagiging abusive na nga ito kay Patty. Hindi lamang emotionally, kundi pati na rin mentally. Sa labis na konsumisyon, eh natuto na rin uminom ng alak si Patty. Bahagya nga siyang nalulong dito, ngunit hindi nga ito nalaman ng publiko. Habang tumatagal ay palala ng palala itong si Eric. Bukod kasi sa mga alak, eh nagsimula na rin siyang ma-involve sa iba't ibang mga babae. Isa na nga dito, ang Italian actress na si Lori Del Santo, na sikretong nabuntis ni Eric noong 1986. Ito nga yung anak ni Eric Clapton na ginawa niyang inspiration sa kantang Tears in Heaven. Pumanaw kasi ito noong 1991 matapos mahulog sa napakataas na building. Matapos makadisgrasya, ituluyan ang iniwan ni Patty si Eric noong year 1987 at 2 taon pa ang lumipas bago ma-finalize ang kanilang divorce. Hindi naging madali para kay Patty na tanggapin ang kanyang naging kapalaran. Matapos kasi ang kanyang 2 divorce, eh talagang nawalan siya ng pagpapahalaga sa kanyang sarili. "Well, I was no longer Mrs. Famous George or Mrs. Famous Eric. So who am I? I am no one. No one knows me. I don't even know me." Naniniwala din si Patty na ang pagpurso sa kanya noon ni Eric ay bunga lamang ng competitive nature sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Harrison. Kumbaga ginusto daw ni Eric ang mga bagay na mayroon si Harrison. Ipinagpatuloy ni Patty ang kanyang fashion sa photography at naging mas abala sa pagsasagawa ng mga charity works. Priority nga niyang tulungan ang mga tao na nagkakaroon ng struggle sa drugs at alcohol. Naging okay na rin ang kanyang relasyon sa dati niyang mga asawa at silang tatlo ay nanatiling magkaibigan hanggang sa kamatayan ni Harrison noong 2001. Muli namang ikinasal si Eric noong 2002 sa noo'y 26 years old pa lamang na si Emily McEnergy at binayayaan sila ng 4 na anak na puro mga babae. Year 2015 na nang muling magpakasal itong si Patty. Ito ay sa property developer na si Rod Weston. Nakarelasyon na ni Patty since 1991. Nahanap nga ni Patty sa kanya ang tunay na kapayapaan at although hindi niya ito nabigyan ng anak, eh never nga siya nitong iniwan. Mahal na mahal si Patty ng kanyang bagong asawa at tanggap siya neto kung ano man ang meron o wala sa kanya. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na hindi lamang basta nakabase sa mga pansamantalang kaligayahan. Ang pisikal na anyo ay kumukupas pero ang magandang pagtrato at pag-aalaga ay patuloy na magbibigay ng kaligayahan hanggang sa ating pagtanda.